Pasado ako. Pasado ako. Tumutuwa! Tumawag-tumawag si Uncle. Ang gen? Ang gen, Greg. Talaga? Paano niya nalaman? Hi, I'm Dr. Genesis Mercado. I'm a licensed medical doctor. Our topic for today is Road to MD. So, Doc, ilang taon ba akong dapat mag-aral bago ko maging isang ganap na doktor? Hi, so I'm Dr. Genesis Mercado again. I'm a licensed medical doctor. Our topic is Road to MD. Doc, ilang taon ba ako dapat mag-aral bago ako mag-isang doktor? Okay. So ito pag-uusap natin ay kung swabe yung dinaanan mo. So when hindi ka nadali nung high school, nung college, hindi ka nadali nung med school. No? So ito yung usual na dinadaanan. So the timeline is grade school, then high school, tapos college, NMAT, tapos medical school, internship, board exam, tapos OTK. So, yun yung dadaanan ng isang estudyante. Nung time namin, mas maikli kasi, no? Kasi ngayon, K-12 na, so may additional years. Pero nung time namin, ang elementary or grade school, 6 years lang siya. After that, you will take up 4 years na high school, so 10 years. Basic naman yun lahat, magaganon. So 10 years yon. Then, kukuha ka na ng college course mo or yung pre-med course mo. Pre-med course, kinukuha nila 4 na taon na pre-med course, some 5 years, yung iba naman 6 years. No? Depende na yun sa'yo. No? In my case, I took up initially development studies sa UP Manila, then I shifted to BS Biology. No? So, BS Biology is a 4-year course. No? So, plus 1 year nung dev stud ko. So, 5 years ako nag-college actually. No? On your 3rd year ng pre-med course mo, you can take up na the NMAT exam. No? NMAT is a National Medical Assessment Test. It is a national exam na tinitake ng lahat ng gustong mag-doktor. No? So, anong sense ng NMAT? NMAT is one of the screening tool ng medical school bago kanila kunin. It is a percentile exam, so hindi siya pass or fail. So, bibigyan ka ng percentage. Halimbawa, nakakuha ka na 98%. Your 98% NMAT, ipepresent mo yon sa med school na ina-applyan mo. Sa med school, that is their first screening tool para kung ma-decide nila kung tatanggapin ka or hindi. Some school say na our minimum NMAT is 90%. No? So, kung 89 ka, hindi ka pasok. So again, no, so 6 years ng elementary, 4 years ng high school, 10 years, plus minimum of 4 years ng college, so 14 years na. Pagkatapos nun, pwede ka na pumasok sa medical school. Sa med school, sa med school, the program is 5 taon kasama ng internship. So sabihin nun, mag-graduate ka lang after the internship. While some medical school, the program is 4 years lang siya, kagaya ko saan ako nag-aral sa San Beda University. So, 4 years ka lang mag-aaral. Pagka-graduate mo, mag-a-apply ka ng internship sa hospital na gusto mo. So, but basically, kailangan mo mag-internship. So, what is internship? Internship is like OJT sa other courses. No? So, you're functioning as a doctor sa hospital, pero hindi ka pala licensed. So, kapag ka ganun, all of your prescription, kailangan naka-pair or ginaguide ka na isang licensed na doktor. So, ganun yan pag-internship. Hindi ka pwedeng gumalaw on your own, hindi ka pwedeng mag-prescribe ng reseta on your own kasi illegal practice of medicine yun.
So, ilang taon yun, Doc? The medical proper is 4 years plus 1 year internship. So, basically, that is 5 years. So, again, elementary high school is 10 years plus 4 years ng college, so 14 years, plus 4 years ng medical school, 18 years, plus 1 year na internship. So, 19 years kang mag-aaral. Okay. So, after noon, you will take up the board exam. So, pagka board exam mo, some nag-review ng 3 months to 1 year. So, ganun yung timeline. So, sabihin natin na 1 year ka nag-review. So, basically, 20 years ka nag-aaral bago ka magkakaroon ng lisensya. So, that is the minimum number of years bago ka maging isang doktor. May mga med school na iba yung program nila. No, kagaya yung UP Manila, UP PGH, meron sila tinatawag na program na 2 years ka lang magte-take up ng pre-med instead of 4 years. Then after that, pasok ka na kaagad sa medical proper. So, mas shorter siya. May mga ibang school din na nag-offer ng ganong program. So, shorter siya. So, mas mabilis ka maging isang doktor. But if you would pass through the normal process, it is usually 20 years. So, pagkatapos mong mag-exam at pumasa ka, adi doktor ka na. So, pakita ko lang yung, isingit ko lang no, yung video ko nung pumasa ako sa board exam. Masado ako. Masado ako. Masado ka! Tumawag-tumawag si Uncle. Tumawag si Uncle. Ang gen. Uncle Greg. Talaga? Paano yung alaman ha? Nalaman ko na pumasa na ako, tapos nag-o-taking na ako. Pagkatapos noon, isa ka ng ganap na doktor after 20 years mo pag-aaral. Okay, so ang tawag sa'yo noon is GP or General Practitioner. Basically, licensed doctor ka na at pwede ka nang mag-practice sa Pilipinas. Pwede ka nang magtayo ng clinic, no? Pwede ka nang mag-apply sa mga ospital na tumatanggap ng GP. May mga doktor na hindi pa contented, so mas gusto nilang maging mas dalubhasa pa, kaya they enter the phase called residency program. So, residency is the phase after mong pumasa sa board exam. So, kailangan mo muna pumasa ng board exam bago ka makapasok sa residency program. So, what is residency program? Doon, ipipili ka na kung anong branch ng medicine yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo ba maging doktor na matatanda? No, 18 pataas? So, magpapasok ka sa internal medicine. So, yun yung field ko. No? Kung gusto mo naman sa mga bata, no, pediatrics. Kung gusto mo, doktor ka sa mga buntis, OB. Gusto mo, nag-o-opera ka, general surgery yon. Gusto mo, nag-o-opera ka sa tenga, ENT naman. Or gusto mo, sa skin ka, no, dermatology. Ano pa ba? Gusto mo, doktor ka sa mata, ophthalmology. No? So, iba-iba pa yung mga residency program. So, after board exam, pipili ka na ng residency program. Pero, bago ka makapasok sa residency program, dadaan ka sa pre-residency phase. So, pre-residency, pre is before. No? So, before residency, kailangan ipakita mo sa hospital na karapat-dapat kang tanggapin nila. Usually, yung phase na yon ay 2 to 3 months. Sometimes, may mga hospital, 6 months ka mag-duty sa kanila. So, you will work as a licensed doctor under them, walang salary. So, aabot yun ng 3 months to 1 year. Okay. May mga
doctors na nahihirapan silang makapasok sa residency program. So yung iba, inaabot sila ng after 6 months, no, magre-resident sila, magpipre-residency program sila sa 2 o 3 hospital bago makapasok. Yung iba naman, 1 year sila nag-aantay. So depende na yon kung saan ka mag-a-apply, no, or sa availability ng slot. On my case, no, fortunately naman, yung unang hospital na in-applyan ko, natanggap kagad ako. So, nagpapasalamat tayo doon. So, if you will take up internal medicine, kung yung tinikap ko, so 3 taon na naman yan ang pag-aaral. Pero yung training na sinasabi natin ngayon na residency, hindi na siya kagaya sa school na nasa classroom ka, tapos na kikinig ka sa lecture, hindi na ganon. So, residency program, you are already a licensed medical doctor. You are now working sa hospital under the department na pinili mo. So, in my case, internal medicine. So, for the next 3 years, iikot ka sa internal medicine part ng hospital. So, titignan mo yung mga pasyente na adult patient, lahat ng tungkol sa adult ay pag-aaralan mo. So, basically, 3 taon po yun. Kung sa surgery naman, 5 years yun, no, na mag-o-opera ka. So, after mong mag-training, so, nabawa, on my case, internal medicine, 3 years. So, ilan taon na yun? Okay, so, 20 years na bago ka maging doctor plus 3 years. So, 23 years na akong nag-aral para marating yung gusto, kung marating kung nasaan ako ngayon. After that, if you want to proceed sa fellowship, no, you need to take up the board exam ng ano yun, ng specialty mo, halimbawa internal medicine, may board exam 'yon. Then magpo-proceed ka sa next step. Fellowship naman 'yung tawag doon. So what is fellowship? Fellowship is the phase naman after residency. No, ito 'yung time na pipili ka na kung ano 'yung specialize mo sa specialty mo. Halimbawa, gusto ko maging doctor sa puso, no? That is cardiology. So mag-aaral ako ng another 3 years after internal medicine. No, kung gusto ko maging doctor sa baga, mag-aaral ka na naman. Doctor sa kidney, so additional years 'yon. So for the internal medicine, the usual range ay 2 to 3 years eh, yung fellowship program namin. So kapag natapos mo na 'yon, halimbawa ako ang gusto ko talaga ay maging cardiologist. No? So after internal medicine, mag-aaral ka na naman ng 3 taon. So 20, doctor ka na, plus 3 years ng internal medicine, tapos board exam. Tapos 3 years na naman na cardiology, tapos board exam na naman yun. So 26 years ka na nag-aaral. Pagkatapos nun, may mga cardiologists na gusto pa nilang maging mas dalubhasa. No? So, magte-train ka na naman another years, no? In some, halimbawa, cardiology ako, doktor ako sa puso. Pero gusto ko kasi yung, ako yung doktor sa puso na naglalagay ng bakal sa loob ng puso kapag parado yon. So, another training na naman.